Magnetic pala po yung performance ng ating Pangulo doon sa ASEAN Summit. At rockstar yung dating niya sa ibang mga leaders ng ASEAN. At hindi lang yung mga leaders ng ASEAN pumunta doon eh. Pati si Trudeau ng Canada pumunta doon. Pati yung World Economic Forum chairman na si Klaus Schwab, inimbita po. Sabi ko nga, nag-stand out yung ating Pangulo. Pwedeng bleeding hearts na naman yung mga anti-Marcos. What? Tinitingnan ko yung mga balita, pati yung mga commentaries, tahimik yung mga dilawang political analyst. Wala sigurong nasisilip na diferensya. Walang mahanap na diferensya, kaya tahimik sila ngayon. Para niyang nakakaya man sa atin na magsalita ng magsalita. Walang maniwala sa atin kung bibiray natin si President Bongbong Marcos. Wala silang masabi ngayon po. Speaker Martin Romualdez on Sunday praised President Ferdinand Marcos Jr. as among the more magnetic personalities. O, kita ninyo. Para siyang magnet, mga kababayan, na yung mga na-attract niya yung mga leaders ng ASEAN, mismong pinupuntahan siya para kausapin. Ayan, sabi dito, magnetic personalities in the ASEAN Summit with other heads of state seemingly eager to rub elbows with a Filipino leader whom he described as a rockstar. Rockstar niya yung dating, sikat na sikat. O, diba? Ito nga, yung kalasta meeting niya, si Sultan Hassan al-Bolkiah, mga kababayan ng Brunei Darussalam. Tapos, other than yung mga ASEAN leaders, nandun din kasi mga kababayan, nakipag-meeting sa kanya on the sidelines of the summit, another summits, hindi lang ASEAN, kundi ASEAN with US, ASEAN with Canada, ASEAN with South Korea. So, kamiting niya si Trudeau. Tapos yung South Korean leader po. You see? At sunod-sunod yung invitation sa kanya. Si Klaus Schwab, iniimbitan yung ating Pangulong pumunta doon sa Switzerland. Yung China, inimbitan siya by January po, naka-schedule yung meeting. Pupunta ang Beijing si President Bongbong Marcos. Tirahin naman ninyo na wala na niyang ginawa kundi mag-travel ng mag-travel. Tapos yung Japan. So the powerful nations of the world and leaders of the world are just so eager, mga kababayan, to meet with our president. Bakit kaya? Because sa inyo, Marcos yan eh. Iba, mga kababayan, pag Marcos. It makes me feel proud, sabi po ni Martin Romualdez, to see our president being warmly received by his fellow leaders in the region. Nakaka-proud niya, sabi ni Martin. He has been welcomed and embraced. Warmly welcomed and embraced. Other leaders in Asia are looking forward to meeting with him, to meeting him and talking business with him. Dare I say, the president has been like a rock star here. Lahat gustong makipag-usap sa ating Pangulo para pag-usapan po yung mga opportunities na pwede nilang makuha. Dito po sa ating bansa, especially sa sektor po ng negosyo. O, sana niya pwede kaming pumasok. Nakikita namin na
yung inyong pong bansa is on the right track. Maganda yung ano, maganda yung gross ng inyong pong economy, oh, di ba? Leaders from around the world are drawn to the chief executive, and this bodes well for the Philippines for practical reasons, sabi po ni Martin Romualdez. So pag ito ay tuloy-tuloy, mga kababayan, masustain natin itong economic growth na nangyayari sa atin. So makakaasa po tayo na yung ating pong ekonomiya ay lalago pang lalago. At maganda yon para sa kabuhayan ng ating mga mamamayang Filipino. And we can create millions of job opportunities, millions of jobs. Pag yung mga investors na nakausap po ng ating Pangulo ay finally mag-decide na mangapital po dito sa atin. So, yan po yung sabi ni Martin Romualdez. The leaders from around the world are drawn to the chief executive, and this bodes well for the Philippines for practical reasons, Anya. And we in the government intend to build on our 7.6% economic growth in the third quarter based on our gross domestic product. The President will strive to turn these interactions on the international stage into tangible benefits that can trickle down into every Filipino home, sabi po ni Romualdez. So ito na niya yung pagkakataon natin na gawin yung mga nararapat para yung kasikatan ng ating Pangulo at interest ng mga world leaders to interact with him and look for opportunities dito sa ating bansa ay mai-transform natin sa tangible things like yung actual investments na pwedeng mangyari. Na pag nangyari yon, mga kababayan, ay will create jobs, no, para sa mga walang trabaho at nawala ng trabaho during the pandemonium na mga kababayang Filipino. At pag sila ay nabigyan natin ng pagkakataon na makapagtrabaho, they become productive sa kanilang pamilya to support the needs of their families at gumanda yung buhay at lalong sumigla kasi yung purchasing power ng tao ay tataas siya. Di ba? So, ganun po ang dream ng ating pong administrasyon. So, yung Pangulo, mga kababayan, ay bumalik na sila kaninang mga siguro mga 2 o'clock in the morning yon. So, wala na silang tulugan talaga. Bumalik na po. Sabi po ni Martin Romualdez, the President has made significant inroads in promoting the country's national interest in broadening relations with the Philippines' regional and international partners during the summit. President Marcos has skillfully managed to promote our country's national interest, not only through his participation during the summit sessions, but also in his interactions and exchanges with fellow leaders in ASEAN and dialogue partners. He cited the President's call during the ASEAN-China summit for the immediate conclusion of a code of conduct in the South China Sea based on international law. Para po yung problema natin dito sa South China Sea ay sana naman po ay mahanapan na ng solusyon. At yung brewing tension mawala na po. Di ba? So yun po. At nai-communicate ng maigi ng ating Pangulo kung ano yung mga gains na nakuha natin in the past, in the third quarter
ng taon kung saan nasurpas pa yung target na gross, economic gross. 7.5 yung target, lumampas pa tayo, 7.6. And alam ba ninyo mga kababayan, tinalo pa natin yung mga bansa ng Indonesia, Singapore at Thailand sa economic gross. Number 3 po tayo. Number 1 is Malaysia, 14.26 in the third quarter. Yung average pala, 9.36. Kasi yung sa third quarter nila, 14.2%. Yung Vietnam, mga kababayan, na nagka-average sila ng 8.8. Number 2 yung Vietnam. Kasi yung third quarter nila, 13.67%. Yung Pilipinas, yung third quarter, 7.6%. Yung economic gross or average, 7.76%. Kita ninyo? So, napakaganda yung economic outlook para sa ating bansa. So, pangatlo po tayo sa mga bansa sa ASEAN. So, talo natin yung Indonesia, yung average niya, 5.39%. Singapore, average, 4.20%. Yung Thailand, yung average niya, gross, 2.40%. Sa atin po, yung average, 7.76%. So, napakaganda, mga kababayan. Yeah, siguro, timing yung mga critics. Mali yung kwa nila, mga predictions nila, mga kababayan. Yung predictions kasi nila, aka-aka man lang. Bugso ng galit ninyo and personal biases ninyo sa mga Marcoses. Iniisip ninyo yun, yung mga analysis ng mga dilawang ekonomista na pag umupo yung Marcos, maguguluan niya ang Pilipinas at yung mga investors niya, aalis, magsisipag-alisan niya, logian niya yung Pilipinas. All these predictions and fears, baliktad po yung nangyayari. Kabaliktaran po ng nangyayari ngayon. Di kaya tamimi kayo ngayon. What? Baga lang, mga kababayan, gusto niyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapain lang po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman po, pinapain. You will look 10 years younger than your age. Anti-aging siya. Ito naman po, Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Anti-kwan po siya, cancer. May hindi man siya gamot, food supplement siya. Kaya lang yung mismong goji berry, yung sangkap nito pong Ningxia, goji berry. Ang goji berry may anti-cancer properties po. Try lang po ninyo. Baka makatulong po sa inyo. Ngayon, yung mga inquiries ninyo po, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.